ngayong umaga, ipapasyal ko kayo sa mga ipinagmamalaki ng aking bayan, which is Buhay. Ang dialekto dito ay Ilocano, pero ayon sa history, ang unang nanirahan dito dati ay Itneg, which is ang kanilang dialekto ay Isneg. Ang Buhay ay nasa gitna mismo ng probinsya ng Abra. Dito mo makikita ang iba't ibang mga sceneries or yung mga dinadayo ng mga turista, katulad ng mga falls, katulad ng mga pagkain, at ang Casa Real, which is yun yung unang presidensya ng probinsya ng Abra. So ngayon, iisa-isahin nating puntahan ang mga pinagmamalaki ng bayan ng Buhay. At ipapasyal ko kayo, at sana kung makakapunta man kayo dito sa Abra, i-consider ninyo ang Buhay na puntahan. So ang Buhay ay binubuo ng 21 barangays, at ang isa dito ay ang Layugan, which is doon makikita ang Layugan Garden. Maya-maya pupuntahan natin yon. Andiyan din yung Cueva, na kung saan ay diyan nagtago yung ating mga ninuno, yung ating mga tagapagtanggol ng ating bayan noong unang panahon. Naging kapitolyo ng probinsya ng Abra ang Buhay sa loob ng 13 taon. Ito ay mula 1846 hanggang 1861. Hanggang sa napagdesisyonan ni Don Joaquin de Prat, isang Spanyol na military governor, na ilipat na lang sa bayan ng Banged ang pagiging kapitolyo ng probinsya. So simula noong 1862 hanggang sa kasalukuyan, ang Banged na ang capital town of the province of Abra. Ang unang gobernadorsilyo na nanilbihan sa Bukay Abra ay si Don Esteban Alzate, hanggang sa sinundan siya ng 12 pang mga naging opisyal mula 1862 hanggang 1893. Ang kasalukuyang mayor ngayon ay si Honorable Victorino B. Baruña Jr. at ang vice mayor ay si Honorable Ludovina Gico. At katuwang nila ang mga konsehal ng bayan, pati na rin yung mga kapitan at ang mamamayan ng Buhay sa pagpapaunlad ng bayang ito. Ang Buruquibok Natural Spring Resort ay ang kauna-unahang resort dito sa Buhay, at dito rin nagpagawa ang lokal na pamahalaan ng evacuation center. Ang susunod ay ang Roses Cave na matatagpuan sa Pakiling. At magte-trek ka siguro ng mga 20 minutes uphill para marating mo yung bunganga ng kuweba. Ito ang Kabitnungan Falls, at makikita ito sa aking barangay sa Sitio Al Aluding. Ito ay seasonal lamang. Ito ay mula July hanggang September. Ang nakikita natin ngayon ay ang Salnek Picnic Park. Ito ay natural spring pa din, at na-enjoy ito all year round. At ang napakasarap na pansit sa Iras Pansitan sa South Poblacion, Buhay. So kung makikita nyo, dito tayo sa gitna ng plaza ngayon, at ang likod ko ay ang replica ng Casa Real de Buhay. So mamaya pupuntahan natin yung ruins na natitira na lamang. Noong unang panahon guys, kasi panahon ng Kastila, itinatag na to. So ang dapat pala noong unang panahon, ang plaza ay kailangang malapit sa mga simbahan. Kaya kung mapapansin ninyo, sa mga lumang-lumang bayan, ang plaza ay laging magkatabi ay ang plaza at ang simbahan. So, ito ay ginawang tourism office ng Bayan ng Buhay. Ayan. So, may dalawang statue dito. Ito yung nasa kanan ng statue ng ating pambansang bayani, which is si Dr. Jose Rizal. At ang nasa kabila naman ay ang sumisimbolo sa mga veterano na lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. So, dito, Veterans Federation of the Philippines. Ayan, dito tayo ngayon sa harapan ng presidensya. Tapos sa likod nito, ando doon yung ruins mamaya na pupuntahan natin, na yun yung naging unang kapitolyo ng probinsya ng Abra. So, kung makikita nyo to guys, kasi nung nagtuturo pa ako dito, hindi ganito yung itsura niyan. So, bagong-bago na yung itsura ng presidensya, kasi dito dati ay may Gabaldon House. Luma yan, mga bricks yan, mga lumang bato ang ginamit. Tapos dito, wala pa to eh. Tapos nung naging tumagal yung panahon, in-improve na nila, at ito na yung naging itsura niya. Pag panahon ng Kastila guys, magkakalapit lagi ang munisipyo, ang plaza, at saka ang church, para mas accessible sa mga leader o yung mga pangulo nung unang panahon. Ayan, so akin tayo dito sa tent. Ayan.
ito yung hagdanan. May purpose to kung bakit ginawa to. Kasi dito na nag-i-stay yung mga tao. Parang grandstand na rin siya. Kasi dito mo mapapanood yung laro ng mga basketball. Kasi mahilig ang mga lokal ng basketball. Kaya laging may tournament dito. Ang lawak niya guys. Ang laki. And by the way, ang history kung bakit nakuha ang pangalan ng Bukay ay pinaniniwalaan na ang naging leader dito sa Bukay ay nagngangalang Bukay. Ayan. Meron din naman paniniwala na ang Bukay daw ay maraming abukay. 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 Kasi kung maaani nyo yung abukay ay isang uri ng parang vine siya. Tapos ang dami-dami daw tumubo dito na abukay. No. Kaya ayun, kinuha yung pangalan ng abukay. So pupuntahan na natin ngayon yung original na Casa Real, yung ruins niya. Tapos ito yung sa bandang kanan, ayan yung park. May park dito sa palibot ng plaza. Tapos ito yung presidensya or yung municipal hall ng Bukay Abra. So, andi dito na tayo ngayon guys, dun sa Casa Real Ruins. Ito yung kauna-unahang kapitolyo ng probinsya ng Abra. And, in-establish ito noong October 29, 1846. Ayan, kung mapapansin ninyo, sinusubukan pa rin nilang i-preserve kasi parang mahina na siya. Ayan, so sana maayos pa rin para ito pa rin yung makita ng mga susunod na generasyon. At andito naman tayo ngayon sa harapan ng lumang-lumang simbahan. Ito rin ay pinatayo nung panahon ng Kastila. At ito ang San Narciso Parish Church ng Bukay. Ayan, kung mapapansin ninyo, yung aisle ng simbahan ay may mga puno na ganyan, ang gaganda. Tapos dito sa kabila niya ay ang Central School, Bukay Central School. Ayan, dito ako nagre-report dati kasi yung district office ng DepEd ay dito. Ayan, pupunta tayo ngayon at kakain tayo ng empanada. At itong bahay na to guys ay luma na. And ito yung naging isa sa mga boarding house ko nung nag-aaral pa ako ng high school. Diyan kami nakatira. Ayan, yun yung unang-unang bintana na yan na nasa gilid ng veranda. Diyan kami dati nakatira nung mga third year or fourth year high school kami. Ito ang Ayesas, the original empanada in town. Ito ay located, ayan, kitang-kita. Tapos ang special nila dito ay 50 pesos. May longganisa siya, egg at gulay. So titikman na natin guys. So eto na guys, naka-serve na yung empanada natin. So titignan natin yung nasa loob niya. Ang laman nito ay repolyo, longganisa at kitang-kita niyo yung isang buong egg. Tapos yung sausawan. Ang talagang original na sausawan ng empanada, yung shallots, yung native na sibuyas, yung maliliit, tapos nilalagay sa suka, yung dati yung sausawan nito. Pero nag-ipo, nilagyan ng twist, so eto na siya, ginhayat na yung sibuyas. Tapos pwede na rin lagyan ng ketchup o kaya sili, depende kung ano yung gusto mong maging sausawan. At ipe-flex ko lang yung chicken na yan, ang sarap-sarap guys, napaka-linang na. Hindi siya ano, original recipe to ng mga nagtitinda ng ulam din sa may palengke. Ayan siya oh. Supposed to be kakainin niya ni Persil pero iba na ang kumain. Ayan, so let's dig in. Pero kumakain na kami. Diba? Ayan yung aking Tres Maria, ang aking Persil. Ayan, ito yung aking yowa. And dito tayo ngayon sa isa sa pinagmamalaki ng Bukay. Ito ang Banglulaw. Kasi kung iikot ka, ang view deck na ito ay nakaharap sa Abra River. At kung mapapansin ninyo, may ginagawang flood control dyan. Tapos, merong barangay doon. Ayan, kung mapapansin ninyo, yun yung nasa gitna na yan. Dyan ako dati nagturo. Nilalakad ko yan, ganyang kahaba na ano, na dalampasigan. Nilalakad ko yan mga 2 kilometers mula.
sa umaga, tapos sa hapon ulit. And then, dun sa bandang yun, kung mapapansin ninyo, parang meron siyang mini chocolate hills. Lahat ng mga dumadaan dito na turista ay tumitigil kasi ang ganda ng view. Itong veranda na yan, parang makeshift na lang siya. Ginawan siya ng extension kasi sa gabi ang dami-daming tumatambay dito. Thank you so much guys for watching. Hope nag-enjoy kayo and don't forget to like, share, subscribe, and click the tiny bell para ma-update kayo sa mga susunod na vlogs. Comment down below yung mga suggestions na gusto nyong mapanood. Bye!